Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. So for today's video mga ka-farmers, pupunta ako sa San Isidro, Ubay, Bohol para bumili ng Pure Rhode Island Red Breed na manok. Bibili tayo ng tandang tsaka mga inahin na mga puro. Dahil marami nag-advise sa akin na ang Rhode Island daw ay walang tigil sa pag-iitlog. So parang gusto ko mag-business ng itlogan. So gusto ko mag-breed ng maraming Rhode Island pure breed para sa itlog. So ayan guys, samahan niyo ako at tingnan natin kung magkano ang mga presyuhan ng mga manok doon sa aking pupuntahan na farm. So pupunta tayo sa Jacob's Chicken Farm sa San Isidro, Ubay, Bohol. Tara guys, samahan niyo ako mga ka-farmers. So ito mga ka-farmers, yung farm nila dito, Jacob's Chicken House. Dito sila nag-breed ng mga Rhode Island chicken, yung mga tandang saka mga inahin na Rhode Island. So maniningin tayo mga ka-farmers ng mga manok dito kasi dito tayo bibili ng mga i-breed natin, mga tandang tsaka mga inahin. So, Thessalonica's Farm. For today's video, nandito ako sa San Isidro sa Ubay, Bohol, dito sa farm ng Jacob's Chicken House dito sa San Isidro sa Ubay. Dahil bibili ako ng mga puro na Rhode Island na breeder and laying chickens. So, kasi nagbabalak ako na mag-ano ng itlog. So, may nag-advise sa akin na ang Rhode Island daw ay walang tigil sa pag-iitlog, sa paglilay ng eggs. Yun nga lang, hindi sila naglilimlim. So, meron naman akong incubator doon sa aking farm. So, kung gusto ko magparami ng mga breeders, so, i-incubate ko na lang yung mga itlog ng Rhode Island Red Pure natin. So, guys, samahan nyo ako tumingin ng magagandang manok dito sa Jacob's Chicken House dito sa San Isidro, Ubay, Bohol. So, ito yung mga bagong dating na sisiu. Ano po yung nilalagay sa mata nila? Immunization from NCDB1B1. Para po yun sa
Newcastle disease birds. Para po matibay. Live vaccines yan. Live vaccine. So, yun. Lahat po yan nalagyan. Oo, oo. So, yan lahat tinutuluan nila ng ano, vaccine. Lahat po ito, Rhode Island po lahat. Hindi. All heritage bird, pero iba-iba. Mayroong Rhode Island, Black Astronaut. Ah, iba-iba na. Ito, iba. May Washington. Opo. May BPI. So, kinsa may kauban mo po yan, si Buboy. Kama sila na doon naman, ba't ano? So yan, lalagyan niya ng lahat ng vaccine yan. Isang mata lang yung dalawang mata pala. Dalawang mata yung tinutuluan bawat sisiyo. So maganda yung ano nila dito, yung pag-breed nila sa mga manok. Ayan o, pag lumaki na, maganda na yung tindig nila, parang hindi na sila magkakasakit. Sa kabila, ma'am, mga inahin na po. Mga inahin. Ah, lay house. Ayun pala, yung kabila, yun na yung lay house nila. Punta tayo. Mga ilan piraso, ma'am, yung ano nyo, lay chickens nyo dyan? 700 pieces yung kanilang lay chickens. Doon tayo mag-collection. Dapat sa yung mister mo mag-collection ngayon. Apo. Itong dito mag-collection yung... Mga itlog. Itlog. Ayun, na yun, no? 2 to 3 o'clock. Ang galing. Sa ngayon, nakulong lang sila kasi meron mag-deworm. Apo, mag-deworm. So, before sila ipalabas, sana pag wala tayong activity ngayon, lahat, wala na ito. Yung mag-ano lang dito, pag mag-lay sila, pasok sila. Pero all the time, nasa field sila. Apo. Parang free range po sila. Yeah, free range sila. Ngayon lang kasi pinakulong kasi yung ilabas. Ay, di-deworm po kasi. Tapos dito po yung collection ng eggs nila. Ito ang... Ayun na may egg. Ayun yung daily harvest nila. Pero ito, hindi kayo kasi ito, i-sanitize pa. Opo. Sa isang araw po, mga nakakailang itlog po sila lahat. Hindi, season na. Pero yung estimate lang, ma'am. 8 to 10 trays a day. Ah, 8 to 10 trays a day. Eight to ten trays a day, mga ka-farmer, yung estimate daily pagkuha nila ng itlog dito. So yun, mga ka-farmers, naniningin-ningin lang ako dito sa farm nila. So nakakatuwa kasi at dami talagang manok. Sobrang daming manok. Lahat ng tingnan mo, parang konti lang, ayan o, eto. Parang konti lang, mga ka-farmers, kasi sobrang laki ng area. Pero napakadami talaga manok dito. So yung laying chickens nga lang nila dito sa may cage, nasa 700 to 800 pieces na yung kanilang mga inahin. So ito yung mga tandang, kawala rin. Free range din yung mga tandang nila dito, mga ka-farmers. So ayan. So ayun, andito. Ayan. So ang dami. Mapapagod ka sa pag-ikot. So, yun mga ka-farmers, kung malapit kayo dito sa Bohol, sa Ubay, pumunta na kayo dito sa farm ng Jacob's Chicken Farm dito sa San Isidro, Ubay, Bohol. So, may malaking farm sila dito. Mamaya guys, kasi may kausap pa yung may-ari, tingnan natin kung magkano yung price ng bibilhin natin na tandang at saka inahin na Rhode Island Pure Breed. So ito mga farmers, dito nila, dito yung free range nila, dito daw pinakakawalan yung mga manok. So ngayon nandito yung mga tandang. Kasi kaya nandun lahat ng mga inahin sa loob ng cage, kasi i-deworm daw yun mamaya. Kaya inipon muna nila lahat ng inahin sa loob. So pagka hindi naman nila i-deworm, so naka-free range dito yung mga inahin.
Ayan, ang laki. Ang laki ng lugar nila dito. Yun, ang laki. Siya sa bruder, idalan sa outside bruder. Pagkatapos 2 weeks din, doon na siya, naka-free range na siya, start na. And at the 3rd week, mag-start na siya for free ranging. Yun na, 3 weeks old yan, naka-free range. After 1 month, doon na siya. Sa after 1 month, dito naman ililipat daw. Ito. Bago kami nag-release sa PA ng 1,200 grades. So, ano ito? Itong mga walang laman ngayon. O kasi nakapag-release doon siya 1,200 na manok. Nandun sa DA by Friday. Ayun. Ito. I-release din daw ito sa DA. Sa Friday na. So, lagi sold out yung mga manok nila dito. Ayan, ang dami. Ang daming manok. Ang laki pa. So, ito yun after 1 month. Dito man nila lililipat yung mga manok. So, ito na yung laki. Pag isang buwan na. So, napakalaki ng galaan nila dito. Napakalaki ng place nila. Talagang kayam na kayam yung manok dito. Hindi ma-stress yung manok. Ganda. Free range na. So, hindi sila masyado magasto sa feeds dito kasi nag-self hunt na daw sila ng mga feeds nila dito sa sarili nila. Ayan, dami. May isa lang silang pipe dito ng lalagyanan ng feeds ng mga chickens. Tapos may mangga pa sila. Ayan, mga mangga. So, pag nagbunga to, mga ka-farmers, dagdag kita to. Kasi mag-harvest naman ang mga mangga. So, pati manok, may hotel. Ito parang motel. Hotel ng manok. So, ayan. Gawa sa sawali. Tapos, yung bubong yan. Yero rin yung bubong. Ayan, ang haba. Hanggang doon po sa kabila. So, ito. Ayan, ang isang room. Sa isang room. Anim na babae, isang lalaki. Anim na babae, isang lalaki. Sa isang room nila. Ang production nito is para yung paano na natin, pahats na natin sa... Opo, ayun, mahaba siya. Mula dito, yung pinto, andun sa dulo pa. Parang line by line siya. Yun yung sumunod. Pare-parehas na. Pare-parehas na yung laman. Ganda ng bulungan niya. Ayun, ang dami. Takbo. Akala nila nagdala tayo ng pagkain. Babe, salamat eh. Yan. Ano pong ano nito, breed ng manok na yan? Rhode Island. Ah, Rhode Island po. Malalaki po talaga yung Rhode Island, no? Ano siya? Malalaking manok. Pwede pasok doon kayo mag-a-a. Ah, pwede po. Sige, pasok tayo. So, ito yung isang room, papasok ako. Ay, may puti. Sa isang motel ng mga manok, guys. Ito, mga ka-farmers, pumasok ako. Pasensya na po, naka-istorbo. So, ayan. Yan yung kalakihan niya. Bali, naka-net na lang siya. Naka-net lang siya, tapos division na lang ng net. May net sa division. So, ganda ng manok. So, laki. Opo. So, ayan, mga ka-farmers, ito, nandito ko sa room ng, ano, ng mga breeders, mga tandang na Rhode Island. So, may nag-advise kasi talaga na maganda daw talaga yung breed ng Rhode Islands dahil bukod sa malalaki yung mga manok, so, mabilis daw mag-itlog, wala daw tigil yung pag-iitlog ng mga Rhode Islands. Yun nga lang, hindi naglilimlim yung mga inahin. So, pero yung pag-iitlog nila tuloy-tuloy. So, i-incubate na lang natin yung mga itlog nila. May incubator naman kami sa farm. So, nagbigay ng advice yung may-ari ng farm na kailangan daw dinidisinfect yung mga itlog ng betadine tsaka ng konting solution
after mag-itlog, so i-disinfect na, saka ilalagay sa incubator. Kasi para maiwasan yung kung may isang itlog man na may sakit or hindi, kung may isang itlog man na hindi maganda, so para hindi na makahawa sa ibang itlog. So, mga ka-farmers, dati kasi nagbala kami na Rhode Island Red yung tandang, so magpalahi kami sana sa basilan, kasi yung basilan, naglilimlim siya sa itlog niya. So, dahil ngayong inahin ng Rhode Island is hindi naglilimlim, naisipan namin na magpalahi sa basilan gamit ang tandang na Rhode Island. So, pero yun daw magiging anak nun ay hindi daw maganda yung performance ng pag-iitlog. So, we decided na bumili na lang ng puro na Rhode Island na breeder and laying chicken. So, kaya nandito tayo guys sa farm ng Jacobs. Kaya nandito tayo sa farm ng Jacobs Chicken Farm. So, dito kasi tayo bibili ng mga magagandang klase ng Rhode Island na manok. So, ayun mga ka-farmers, dito tayo sa pipili na tayo ng mga inahin dito na Rhode Island. So, tanong mo natin kay Mama, magkano po yung presyuhan ng ating mga Rhode Islands na inahin ready to lay na? Itong ready to lay is 500 per kilo. Okay. 500 per kilo? No, oo. Yung ano lang yung gipromo namin yung mga breeders is 1,000 per head up. Yung po yung mga tandang na Rhode Island. So, yun guys, mga ka-farmers, yung mga inahin nila is 500 pesos per kilo. Tapos yung breeders naman, mga tandang, pinromo na nila ma'am ng 1,000 pesos per head sa ating mga breeders. So ma'am, ano po ba nga yung pangalan nyo? Corazon Atuwil po. Corazon Atuwil. Atuwil, ayan. Siya yung may-ari ng farm, si Ma'am Corazon. So, yun mga naghahanap mga ka-farmers sa mga manok na gusto nyo magprinta lang kayo dito sa San Isidro, Ubay, Bohol, dito sa Jacob's Chicken Farm dito sa Ubay. So, ito mga ka-farmers, pare-parehas lang naman halos yung mga manok, kaya sila na lang yung pipili, at least sila yung nakakaalam ng mga magagandang klase. So, yung mga tauhan dito, sila yung nagbi-breed. So, yan, kuha na sila ng manok. Ayan, kuha na, kiluhin to. Nang pila kabuk nang? Ay, kanan lagi tanan dahil. Yan mga farmers, 25 manok. 25 na inahin. So ito yung mga breeder na nabili natin. Nakabili tayo ng 5 piraso. So 1,000 per isa. So 1,000 per piraso ito, 5 piraso. So 5,000 pesos to. So malalaki to. Malalaking tandang. Yan. Rhode Island. Yan. Pangalawa. Pangatlo. Ganda. Pang-apat. Ayun. So, yan. 5 pirasong mga Rhode Island. So, yung mga farmers, kinikilo na yung per manok. 25 piraso to ng manok. Sir. 1.32.
mga ka-farmers, 26 piraso ng inahin. So, per kilo siya, ayan na. Tumotal siya ng 26 piraso, 16,000. Ay, 16,000, ito, 16,630 plus 5,000 dahil bumili rin ako ng 5 tandang na Rhode Island Red. So, total niya ay 21,630 pesos. So, yun yung lahat ng nabili natin na Rhode Island Red dito sa farm ng Jacob's Chicken Farm. So, yun, yun yung 25 pieces na manok. Ayan mga ka-farmers, pauwi na ako. Nakabili na ako ng 26 piraso na heads ng inahin at 5 piraso ng tandang na Rhode Island Red. So pauwi na kami ngayon. So thank you for watching my video. Please like and subscribe to my YouTube channel para